Sinasabing ang Pilipinas ang tanging bansa sa Asia kung saan nakararami ay mga Katoliko. Pero unti-unti na nga bang nagsisipag-alisan sa simbahan ang mga Katoliko? At may solusyon ba ang Santo Papa? Nagpapatrol si Gigi Grande. Church. Dinarayo ng libo-libong Katoliko araw-araw, lalo na ng mga deboto ng Black Nazarene. Dinarayo rin ng marami ang mga tindahan sa labas kung saan matatagpuan ang mga pampalaglag, manghuhula, agimat, gayuma at kandila na minsan ginagamit sa kulam. Pero hindi lang sa Quiapo matatagpuan ang patunay na ilang Katoliko ang may paniniwalang taliwas sa turo ng simbahan. Ang isang babaeng nanganganak. Sa kasagsagan ng mga debate sa RH Bill, lumabas sa iba't ibang survey na maraming Katoliko ang sumuporta sa panukala na mariing tinutulan ng simbahan. Many were exasperated by the debate. They knew the position of the church, but they felt that the manner in which it was being handled was much too authoritarian, and I had heard that many were leaving the church. Sa isang survey noong 2013, lumabas na pinag-isipan ng mahigit 9% o isa sa bawat 11 Katoliko na umalis ng simbahan. Kumonti rin ang mga nagsisimba, mula sa 64% noong 1991, 37% o halos 4 sa bawat 10 Katoliko na lamang ang nagsisimba kada linggo noong 2013. Si Rod, na pinalaking Katoliko, 5 taon nang hindi nagsisimba. Isa siya sa mga naniniwalang posibleng maging mabuting Katoliko ang mga bakla. Yun nga lang, pakiramdam niya'y tinatakwil ng simbahan ang mga tulad niya. I pray kasi kailangan ko ng strength. Pero yun nga ba yung talagang nabibigay sa akin ng church? Or he's trying to be dogmatic? Na ito yun, ito yung dapat niyong paniwalaan. Walang datos na magsasabi kung ilang Katoliko ang umaalis ng simbahan taon-taon. Pero malinaw ang mga dahilan. Some of them are just sick and tired of the way that some of our priests preach. They don't feel that the priests, when they go to Mass on Sundays, are talking to them. They are expressing disappointment that what they're finding instead are the condemnatory judgments of people. Hindi rin may pagkakaila na may mga lumalayo dahil dismayado sila sa mga iskandalong kinasasangkutan ng mga pari. Sigurado, makaka-apekto yan. Lalo na doon sa mahina ang pananampalataya, mahina yung paniniwala. Gayunman, may mga naniniwalang unti-unti nang binabago ni Pope Francis ang pagtingin ng simbahan sa mga dati nitong tinalikuran. Tulad ng mga homosexual, unwed mothers, magka-live-in at mga atheist. Pope Francis has been reaching out to those who have been somehow hurt by the church. I know that there are people who somehow felt they're no longer part of the church. They are not worthy to be part of the church because not welcome. Pope Francis is telling people, you are part of the church. You have never been rejected by the church. You are part. Kaya sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa ngayong Enero, inaasahan ang paghilom, di lang ng mga biktima ng bagyo at lindol, kundi pati na rin ang mga nasaktan ng simbahan. Gigi Grande, ABS-CBN News.